Magandang araw mga katrip, tayo ay pupunta ngayon sa isang park sa Maynila. Malapit lang ito sa City Hall ng Maynila, ang Aroseros Forest Park. Habang tayo ay nagbabaybay sa kalsadang papunta roon, konting kasaysayan tungkol dito sa lugar na ito. Ang lugar na sinakop ng Aroseros Forest Park ay dating bahagi ng Parian, ang kasunduan sa pakikipagkalakalan ng Incheck noong maaga ng panahon ng kolonyal ng Espanya. Noong 19 na siglo, ito ang lugar ng Pabrika de Aroseros, isang pabrika ng tabako na pagmamay-ari at pinapatakbo ng Kumpanya General de Tabacos de Pilipinas. Sa panahon ng pananakop ng Amerikano, ginamit ito bilang isang garrison ng militar na kung saan nakalagay ang mga signal corps sa Kwartel de Infanteria at ang pangkalahatang sergeant ang tanggapan sa Estado Mayor. Nang nagkamit ng kalayaan ng Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang barracks ay ginawang punong tanggapan ng kagawaran ng edukasyon. Ang parke ay itinatag noong 1993 matapos ang tanggapan ng Departamento ng Edukasyon ng gobyerno ay inilipat sa kasalukuyang lokasyon nito sa Pasig. Sa pamamagitan ng isang tala ng kasunduan na nilagdaan sa pagitan ng lungsod ng Maynila at ang Winner Foundation na suportado ng First Lady Amilita Ramos, sumang-ayon ang lungsod na ipaupa ang site para sa kaunlaran bilang isang parke ng kalikasan ng pribadong pangkat sa kapaligiran. Sa paunang 150 siglong gulang ng mga puno na nakaligtas sa gera, ang parke ay nag-host ngayon ng higit sa 3,000 mga puno sa pamamagitan ng pagsisikap sa reforestation na pinangungunahan ng Manila Seeding Bank. Ang parke ay naging paksa ng kontrobersya noong 2003 noong alkalde noon si Lito Atienza inuutos ang pagsasara nito upang magbigay daan sa pagtatayo ng isang gusali ng pangangasiwa ng paaralan at ang dormitoryo ng mga guro sa isang bahagi ng parke sa kabila ng mga protesta mula sa mga pangkat ng konserbasyon. Inaangkin ng mga grupo na sa 8,000 mga puno sa parke noong 2000, 2,000 lamang ang natira nang natapos ang mga gusali. Ang parke ay muling binuksan noong 2007. Gayunpaman, ang tala ng kasunduan na nilagdaan ng mas maaga sa mga taong 1990 ay nag-expire isang taon sa paglaon noong 2008. Naiwan ang parke na mahina sa anumang banta sa pag-iral nito. Pagkalipas ng ilang taon, nanganganib muli ang parke noong Hulyo 2017. Ang Winner Foundation ay nakatanggap ng utos mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila na bakantihin ang parke upang ang lungsod ay makapagtayo ng isang gymnasium sa loob. Sininyasan nito ang Winner Foundation at ang mga kasosyo nitong pangkat na maglunsad ng isang kampanya sa lagda na taliwas sa pagtatayo ng gym. Ang isang online na petisyon ng change.org na ginawa ng isang kasosyo na pangkat na humihimok sa Senate Committee on Climate Change ay umabot sa 115,000 na lagda. Ang pagtatayo ng gym ay sa kasalukuyan ay ipinagpaliban ng alkalde na si Joseph Estrada. Nang magwagi sa halalan sa pagkaalkalde, sinabi ni Isko Moreno na hindi niya papayagang mangyari ang anumang konstruksyon sa Aroseros Forest Park na nangangako na hadlangan ang paparating na pagtatayo ng gym na ginawa ng nakaraang administrasyon ng lungsod. Noong February 27, 2020, nilagdaan ni Mayor Isko Moreno ang City Ordinance No. 8607 o ang Aroseros Forest Park Ordinance na itinalaga ang Aroseros Forest Park bilang isang permanenteng parke sa kagubatan sa halip na isang ordinaryong pag-aari ng lungsod. Sa ilalim ng kautosang ito, ipinagbabawal ang pagpuputol ng mga puno, pagtatapon ng basura at paghuhukay sa loob ng lugar. Kasabay ng ordinansa, inihayag din ng alkalde ang plano na maglaan ng 1,000,000
para sa pagpapatakbo ng parke upang magtalaga ng mga security officer na makakatulong sa pangangalaga ng parke at palawakin ang parke ng kagubatan bilang highlight ng isang hinaharap na berdeng lungsod ng Luton. Ngayon, may bagong pasyala na sa lungsod ng Maynila. Formal na binuksan sa publiko ang Aroseros Urban Forest Park. Pinangungunahan ni na Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Hani Lacuna Pangan ang inaugurasyon ng 2.72 hectares park. Ang Aroseros Urban Forest Park ay matatagpuan sa Antonio Villegas Street, former Calle Aroseros, sa Central District ng Ermita, Manila. Umaasa si Mayor Isko na sa pagbubukas ng Aroseros Urban Forest Park, maraming Pinoy na magpupunta rito ang marirelax. Makakatulong rin ang park sa mental health. Ayon pa sa alkalde, marami na ngayong papasyalan na open green space and I do believe sa maliit kong kaalaman, ito'y makakatulong sa mental health issue na kinahaharap na hamon o challenges ng ating mga kababayan ngayon na tayong lahat ay sumasailalim sa pangamba ng pandemyang ito na pwedeng magdulot ng panganib sa buhay natin. Kabilang sa mga features ng Aroseros Urban Forest Park, ang elevated walkway, rail bridge, water fountains, koi pond, meditation area, exhibit area, coffee shop, vertical garden, public toilets at special lighting system. May playground para sa mga bata at hiwalay na area para sa mga senior citizens. Ilang pathways ang nilagyan ng rubber matting para sa mas ligtas na paglalakad. Nabili ng Manila City Government ang park noong 1992. Mayroon itong 3,000 puno mula sa 61 varieties at 8,000 ornamental plants. Tahanan rin ito para sa 10 species ng ibon. Noong February 2020 ay nilagdaan ni Mayor Isko ang City Ordinance Number 8607 na opisyal na nagdideklara na ang Aroseros Urban Forest Park ay isang permanent forest park. Wala pang inilabas ang Manila Public Information Office na mga panuntunan kung papayag ang makapasyal sa park ang mga hindi pa bakunado. Ayon naman sa pamunuan ng Aroseros Urban Forest Park noong February 9, 2022, pinag-uusapan pa ng mga namamahala rito kung magkano ang entrance fee. Pero sa ngayon, March 20, 2022, ay libre pa rin ang park at walang bayad ang entrance nito. Halina kayo at atin ang pasukin at pasyalan ang Aroseros Urban Forest Park.
Ilongok. From Ilongok din. Thank you.
Hanggang dito na lang muna tayo mga katrip. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. Magandang araw sa ating lahat.